Welcome to Donmar TV News Channel. Binatikos ni Presidential Spokesman Harry Roque si dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario dahil sa akusasyon nito na pumapanig si Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay sa issue ng West Philippine Sea. Iginit ni Roque na si Del Rosario ang dahilan kung bakit napasakamay ng China ang Scarborough Shoal. Anya, iniutos kasi ni Del Rosario noon sa Coast Guard na umatras mula sa pinag-aagawang teritoryo nang magkaroon ng standoff ang Pilipinas at China. Sinabi po ni Roque na dapat ay itigil na ng dating kalihim ang pagtuturo kung sino ang may kasalanan. Sabihin lang po ng Philippine Bar Association kung kailan, saan ang debate at sisipot po tayo ron. Pero ang pagdedebatehan po malinaw. Unang-una, sino ang responsable sa pagkawala ng teritoryo ng Pilipinas? Si Presidente Duterte ba o ang ibang administrasyon? Pangalawa, tama ba ang sinasabi ni Antonio Carpio na binaliwala ni Presidente ang panalo natin doon sa Hague Tribunal? At kung gusto niya, pangatlo, tama ba po na namimigay ng teritoryo ang Presidente Duterte? Matatandaan na iminungkahi po ng Pangulo na maimbestigahan ang naging papel ni Del Rosario sa pag-atras ng Philippine Forces sa 2012 Scarborough Standoff. Bagay naman na sinuportahan ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin. Carpio at Del Rosario, pag hindi kayo bumatol kay Roque, aside from wala kayong mga yag boys, ang gusto lang ninyo, publicity. Ayaw ninyong malaman ng totoo ang tao kung ano nangyayari dyan sa West Philippine Sea na yan. Ang tawag sa inyo talaga, wala lang kayong yag balls. Pero ang totoo niyan, nagpapa-press release lang kayo dyan sa mga sinasabi ninyo. Gusto nyo lang mapansin. Madaling salita, siguro dahil tumatanda na kayo, kailangan ninyo na, alam mo yun, makaiwan ng legacy sa mundo na ito. Kaya banat kayo ng banat, di ba? Oh, sabi nga ni si Panelo din, hinamon din daw niya. Aba, grabe 'to si Panelo, ha? Ako din, namuning ko na rin. Naaral ko na ngayon yung ruling-ruling na 'yan, Wala eh. Oh, ito, sige. Okay, ako formally formal. Inahamon ko kayo, Carpio. At saka Del Rosario. Ha? Magdebate tayo live stream. Dito sa Banat by Challenge, kung talagang meron kayong mga yag balls at ayaw nyo ng publicity lang, dito kayo, magdebate tayo, ha? Wag na si Pangulong Duterte, hindi nyo ka-level yun. Ako na lang, debate ninyo. O nga naman, ordinaryong abogado ka na lang ngayon, eh. O, si Pangulo siya, eh. O, di ba? Hindi ko makikipag-debate lang yung isang pangulo sa ordinaryong abogado. Tayo na lang mag-debate. Ordinaryo ka na lang palang abogado ngayon, eh. Ako, abogago, oo. Tara na, tayo na lang. Pag-usapan natin kung sino ang ang walang niya. Ang babaeng haliparot o ang lalaking kulang saruga. O yan, nakakasaka. O, kakasaka. Ako mag-host. Ikaw at saka si Roque, ha? Wag mong babawiin niya, kakasaka. Ang kapal ng mukha kasi nito, eh. Gusto niya talagang idebate presidente ng Pilipinas, eh. Kapal ng mukha, eh. Oh, si Roque, ha? Sabi mo niyang kakasaka, ha? Sabi niya dito, I'm ready to debate with the president or with anyone he may designate on the factual accuracy or adverse legal implication to the Philippines. O, kakasaka, ha? Oh, go, ha? Go, Spokes at Carpio, ha? Alam mo, meron akong sagot dyan sa debate na yan. Nakakain ba yan? Hindi, kasi kung nakakain yan, tuloy nyo na yan. Hindi, di ba? Lagi, pagka meron ginawa sa Skyway, pagka ginawa sa Manila Bay, ginawa yung Dolomite Sand na yan. Ano sagot nila? Nasa pandemya tayo, nakakain ba yan Dolomite Sand? Sa pandemya tayo, nakakain ba yung mga tulay-tulay na yan? O sige, tanong ko sa inyo ngayon. Yung debate na ba yan, nakakain yan? Pag nag-debate ba kayo, dadaming pagkain namin sa aming mga pinggan? O wala. So, boo! Pinagluloko nyo kami! Di ba, yan naman ang lagi nila sinasabi.
Pag kami ginagawang ibang proyekto ang gobyerno, nakakain ba yan? Laging ganyan. O, sige ngayon. Ngayon nang ang tatanungin ko kayo mga dilawan tayo ngayon at saka mga komunistang pawok. Yang bang debate na yan, nakakain ba yan? Yang bang debate na yan, eh, mabubusog ba kami dyan? Kung hindi, eh, huwag na natin ibalita yan. Wala natin pag-usapan yan. Kasi importante, nakakain, eh, kanin, ganun, lugaw. Masalimuot ito, Jen, pero hindi ito binabanggit at hindi ito ipinaliliwanag ni Justice Carpio. Ang tangi nilang layunin dito, mamislid ang mamamayan. Akala mo, pinamimigay natin. Akala mo, walang ginagawa si Pangulong Duterte. Oo. At siya nagpapabaya na kunin ng China ang mga isla na kine-claim natin. Hindi, Jen. Hindi totoo yun. Iba yung territoriality, iba yung tama. Maritime rights. Sa teritoryo, wala tayong pinag-uusapan dyan. Yung claim natin ng teritoryo sa mga bato, nananatili. At wala namang korte sa buong daigdig ang nagsabi pa kung sino ang may-ari talaga nun. So ang talagang mangyayari dyan, usapan na lang na bilateral. Mag-uusap ang mga bansa sapagkat bawal ng paggigyera sa bawat isa. Yan ay deklarasyon sa charter ng United Nations. Tama po. Oh. Alam ko si Pangulong Duterte kahit anong panahon o saan mang lugar, haharapin niya si Retired Justice Antonio Carpio. Kaya lang kung tatanungin mo, Jen, kung debate lang naman ang pag-uusapan at ang pag-uusapan ay tungkol lamang sa mga sigalot, sa mga batuhan at sa mga buhangin sa West Philippine Sea. At buhangin lang ang pinag-uusapan dito, Jen, eh, di ba? Opo. Kung makikipag-debate ang Pangulo, para sa akin, ay napakalaking panahon ang magugugol kasi maraming problema ang ating bansa. Mm-mm. Kung ako si Pangulong Duterte, nunombrahin na lamang niya si Attorney Gadun siguro din. Kaya harapin si Justice Antonio Carpio. Ito po walang ito po ay tapatan na pag-uusap. Ang pinag-uusapan lang naman po kasi yung issue sa kung tawagin natin ay West Philippine Sea. Unang-una dyan, ang West Philippine Sea ay imbento lang natin. Hindi yan ang formal na pangalan nung panig ng ating mundo na kung tawagin ay Southeast Asia. Opo. Ang talagang formal na katawagan dyan, kahit ano pang sabihin mo,